Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Martes, October 4, 2022 at narito ang magiging lagay ng panahon para sa buong magdamag at sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan ay patuloy ang pag-iral nitong easterlies o yung hanging nagmumula sa dagat Pasipiko dito sa may silangang bahagi ng Luzon at sa may silangang bahagi ng Visayas. Samantalang sa area naman ng Mindanao ay ang patuloy na umiiral itong intertropical convergence zone, kaya naman maaaring makaranas ng mga pag-ulan ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw dito sa area ng Mindanao. Sa bahagi ng Visayas, meron tayong mga namamataan ng mga thunderstorm clouds sa may Panay Island, sa may Samar at sa may Bohol area, kaya naman asahan na ngayong hapon ay maaaring magkaroon ng mga pag-ulan, ngunit inasahan natin na magtatagal lamang ito ng up to 2 hours. At sa ngayon ay wala naman tayo na mamonitor na low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine area of responsibility, kaya naman asahan natin na sa mga susunod pang mga araw ay magpapatuloy ang maliwala sa panahon liban na lamang sa mga chance ng mga pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorms. At para naman sa kalagayan ng panahon bukas dito sa Kalakhang Luzon, magpapatuloy din yung maliwala sa panahon, may kainitan sa umaga at sa tanghali. Pagdating naman ng hapon at gabi ay mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan at yung temperatura natin sa Lawag at Tagayaraw ay maaaring umabot ng 33 degrees Celsius, sa may Baguio City 16 to 24 at dito naman sa may Metro Manila at sa Tagaytay ang temperatura at maximum temperature ay maaaring umabot ng 31 degrees Celsius. Sa bahagi ng Legazpi, ang temperatura ay nasa 25 to 32 degrees Celsius at sa may Puerto Princesa at sa may Kalayaan, ang temperatura ay maaaring maglaro mula 26 to 32 degrees Celsius. Sa area ng Visayas at Mindanao, maaaring makaranas din ng mga pag-ulan ngayong hapon hanggang mamayang gabi, lalo na dito sa may Mindanao kung saan umiiral itong intertropical convergence zone. At ang ating temperatura dito sa may Iloilo ay maaaring maglaro mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa may Tacloban, Cebu at sa may Cagayan de Oro, ang temperatura ay maaaring umabot ng 31 degrees Celsius. At dito naman sa may Zamboanga at sa may Davao, may kainitan din ang mararanasan na temperatura ay maaaring umabot ng 33 degrees Celsius. At para sa kalagayan ng ating karagatan, sa ngayon ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa. Kaya naman malaya pa rin makakapalaot ang ating mga kababayang mga isda at may maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang tuwing magkakaroon ng severe thunderstorm events kung saan maaaring magkaroon ng mga matataas na mga pag-alon. At para naman sa ating 3-day outlook, simula sa araw ng Huwebes hanggang sa araw ng Sabado ay magpapatuloy yung maaliwala sa panahon dahil nga wala tayong namomonitor na low pressure area at wala tayong inasahan na bagyo in the next 3 days. Kaya naman ang temperatura sa Metro Manila ay maaaring maglaro mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa may Baguio City, ang temperatura ay maaaring maglaro mula 16 to 24 degrees Celsius. Sa Legazpi, maaaring magkaroon din ng mga pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorms at ang pag-iral ng easterly sa silangang bahagi ng Luzon. At ang temperatura ay maglalaro mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, mataas din yung chance ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon o sa gabi. At ang temperatura ay maaaring umabot ng 25 to 32 or 31 degrees Celsius. Sa Metro Davao, mataas din yung chance ng mga pag-ulan dulot naman ng intertropical convergence zone. At ang ating temperatura ay nasa 24 to 33 degrees Celsius. At ang ating haring araw ay lulubog mamayang 5:44 ng hapon at sisikat naman bukas ng 5:46 ng umaga. At para sa mga thunderstorm advisory, ugaliin lamang sundan ang aming Facebook at Twitter accounts at DOST_Pagasa. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang hapon po sa ating lahat.